Photos or videos used in the story are not real places or characters. It was only used to make the video better. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig. Kung bago lamang po kayo sa aming channel, huwag po kalimutan mag-like at subscribe at pakipindot na rin po ng bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong upload na video. Mega shoutout din po pala sa mga taga-subaybay ng aking kwento na sila Kath John TV, Joy Vibes TV, Nana Honey, Maymay in Japan, La Poor Mama Luis, Angelo Francisco TV, Vlog ni Maldita, Aberano TV, Marcida Vlog, JTV, Mary Angel Arboled, Colleen's Vlog, Junali Segales, at Freddy Del Pilar. Ang kwento po natin ngayon, mga kaibigan, ay hango po ito sa totoong buhay. Itago na lamang po natin sa pangalang Kate ang ating sender. Si Kate, 35 years old na sa kasalukuyan at may asawa siyang nagngangalang Francis. Si Francis ay mas bata ng 2 taon kay Kate. Si Kate ay laking probinsya ng Leyte at si Francis naman isang Manila boy. Nag-cross ang landas ng 2 dito sa Maynila. After makapagtapos ng kolehiyo, si Kate napagpasyahan niyang lumuwas ng Maynila para maghanap ng trabaho at makatulong sa pamilya niya na naiwan sa province. After 3 years ni Kate dito sa Maynila, nakilala niya na nga ngayon si Frances, na kasalukuyang nagtatrabaho sa isang mall. Naging magkaibigan ang 2 at hindi kalaunan naging magnobyo din ito. Hanggang sa napagkasunduan na magkasintahang Kate at Francis na magsama na sila, total na sa tamang edad na ang mga ito. Naging mag-live-in partner lamang muna sila within 2 years. And then, nabuntis si Kate. Sobrang tuwa ang naramdaman na magnubyo. Ang saya na iyon ay napalitan lamang agad ng sobrang lungkot. Dahil after a month, nakunan si Kate. Masilan pala ito magbuntis. Dapat pala sa kanya ay nasa bahay lang. Bedrest kung baga. Dumating ang puntong sabi ni Kate kay Francis. Francis, maghiwalay na lang kaya tayo. Sabi naman ni Francis, sa anong dahilan, Kate? Ang sagot naman ni Kate ay ganito. Di ba, Francis, kaya nga nagsama tayo sa isang bubong para bumuo ng isang masayang pamilya. Paano yan ngayon, Francis? Sabi ng doktor, mukhang wala na akong pag-asa na mabuntis muli. Paano ka? Total, hindi pa naman tayo kasal at hindi pa ganun kalalim ang ating pinagsamahan, papalayain na kita. Nalungkot si Francis sa gustong mangyari ng kasintahan. Sabay sabi ni Francis, ayaw ko, Kate! Mahal kita at tanggap kita ng buong buo. Hindi lang naman anak ang habol ko sa'yo. Porki ba wala tayong anak, hindi na tayo pwedeng maging masaya? Anak lang ba ang batayan para maging masaya ang isang mag-asawa? Sa bagay, tama ka dyan, Francis, sagot ni Kate. Marami nga dyan ang daming anak at the end, naghihiwalay din. Tama ka, Kate. Kaya hindi solusyon ang paghihiwalay natin. Pwede naman tayo mag-ampun o di kaya manghiram ng mga pamangkin natin. Sabi ni Francis,
May point ka dyan, Francis. Sagot naman ni Kate. Kaya, napagkasunduan ng magkasintahan na ituloy ang relasyon nila. Having a child or without a child. Hanggang nauwi na nga ito sa kasal. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama, maraming chismis silang naririnig mula sa mga friends at family both side. Bakit daw hindi pa sila nagkakaanak? Siguro baog nga ang isa sa kanila. Hindi ito naging madali sa mag-asawa. Sobrang na-stress sila sa mga naririnig at nakikialam sa buhay nila. Hanggang sa puntong may nabuo na namang desisyon si Kate. Kinausap na naman nito ang asawa. Sabi niya, "Francis, ano? Hindi ka ba talaga nagsisisi sa naging desisyon mo? Na ituloy ang ating pagsasama at nagpakasal pa tayo sa kabila ng sitwasyon ko. Paano kaya kung bigyan na natin ng tuldok ang ating pagsasama sa pagkakataong ito? Bata ka pa, makakahanap ka agad ng babaeng mabibigyan ka ng anak at isang masayang pamilya." Sa tagpong iyon, nagalit na si Francis kay Kate. Sabi niya, "Ano ka ba naman, Kate? Hanggang ngayon, yan pa rin ba ang issue natin? Ang makipaghiwalay ka sa akin? Matanong kita, Kate. Mahal mo ba talaga ako? Minahal mo ba talaga ako, ha?" "Oo naman, Francis," sagot ni Kate. "Yun naman pala eh. Bakit napakadali lang sa'yo sabihin ang maghiwalay na tayo? All these years, Kate, almost 12 years na tayong mag-asawa. Duda ka pa rin ba sa pagmamahal at mga pinangako ko sa'yo? Na wala magbabago kahit anong mangyari." "Hindi naman sa ganun, Francis," sagot ni Kate. "Eh ano? Bakit lagi kang ganyan?" sabi ni Francis kay Kate. Sagot naman ni Kate sa asawa, "Eh kasi, sobrang nasasaktan na ako sa mga naririnig ko sa pamilya mo at mga kaibigan. Bakit daw hanggang ngayon, hindi pa rin kita nabibigyan ng anak? Bakit ako pa ang napili mo? Ang dami naman daw babae dyan." Sagot naman ni Francis, "Huwag mo silang intindihin, Kate. Ang mahalaga tayong dalawa, yung pagsasama natin. Nagkakaintindihan tayo. Huwag mo silang pansinin." "Patawad, Francis. Hindi na ito mauulit pa," sabi ni Kate sa asawa. Hanggang sa, "Kate, mahal ko. Gusto mo bang magbakasyon muna tayo sa province niyo?" Sabi ni Francis sa asawa. Matagal-tagal na rin kasi siyang hindi nakaka-uwi sa province nila. Year 2018, nagbakasyon na nga ang mag-asawang Francis at Kate. Lingid sa kaalaman na mag-asawa, mayroon palang reason, magandang dahilan ang kanilang pagbakasyon. Tila bang dininig na ng langit ang matagal na nilang pinapangarap ang magkaroon ng isang anak. Anak na magkukumplito sa lahat. Magkukumplito sa buhay nilang mag-asawa. Sapagkat sa mga panahong iyon, ang kapatid ni Kate na si Rose ay buntis at tag-aaral ito sa mga oras na iyon. Siyempre, wala mag-aalaga sa bata oras na ipinanganak niya ito. Agad namang sinabi ni Kate sa kapatid na si Rose, "Rose, ano plano mo ngayon? Nag-aaral ka, tapos ito, buntis ka." Sabi naman ni Rose, "Yun nga ate ang problema ko, kasi ayaw ko naman matigil sa pag-aaral. Gusto ko talaga makatapos. Kaso paano ang baby ko? Sino kaya ang pwedeng mag-alaga sa kanya habang nag-aaral pa ako?" "Kami ni Kuya Francis mo," agad sagot ni Kate.
Sabi naman ni Rose, pumayag kaya ate ang asawa mo? May trabaho ka, di ba? Paano yun? Basta, ako nang bahala doon. Tiyak na papayag ang asawa ko sa gusto kong mangyari. Sa Adi Kate, sa kapatid. At sinabi na nga ni Kate's asawa ang napag-usapan nilang magkapatid. Tama si Kate. Pumayag agad ang asawa nito sa gusto niya. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng kapanganakan ni Rose, isang malusog na lalaki, ang naging anak nito. Gaya sa napag-usapan, agad na nga ibinigay pansamantala ang sanggol ni Rose sa ate niyang si Kate at sa asawa nitong si Francis. Sobrang saya ang naramdaman ng mag-asawang Kate at Francis sa mga oras na iyon. Habang nalulungkot naman si Rose sa naging desisyon niya, sabi na lamang niya sa sarili, kaya ko ito. Hindi naman panghabang buhay mawawalay sa akin ang aking anak. Lumipas ang mga buwan, bumalik muli ng Maynila ang mag-asawang Kate at Francis. Para magpaalam ng formal sa trabaho na iwan nila dito sa Maynila. At babalik din agad ng probinsya at doon naman ninirahan para naman sa ganung paraan hindi malayo ang bata sa tunay na ina nito. Kahit na sa pangangalaga ni Kate at Francis ang bata, hindi nila ito inaalis o hindi nila inaalisan ang karapatan ng tunay na ina dito. Kasi alam nila mulat sa umpisa nahiram lamang ito, pansamantala lamang kumbaga. Dadating din ang time, kukunin ang bata sa kanila ng tunay na ina na si Rose. Nakabalik na nga ng Maynila ang mag-asawang Kate at Francis, kasama ang baby. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naabutan sila ng lockdown dito sa Maynila dahil sa COVID-19. At dahilan kung bakit hindi sila agad nakabalik ng probinsya hanggang ngayon. Lumaki na nga ang bata, nasa 2 taon na po ito. Sila na talaga ang nakamulatang mga magulang nito. Lahat ginawa ng mag-asawa para mapunan ang pagmamahal sa bata bilang isang buong pamilya. At nasabi ng mag-asawa sa sarili, sa wakas, kumpleto na rin ang buhay mag-asawa natin. Wala na daw silang mahihiling pa, kundi mapalaki ng tama at maayos ang bata ng punong-puno ng pagmamahal mula sa kanilang mag-asawa na parang tunay na mga magulang. Hanggang dito na lamang po ang kwento ni Kate. Sana po sa mga tagapakinig ay nagustuhan niyo po ang aking kwentong ibinahagi ng ating sender na si Kate. Maraming salamat po. Please like, share and subscribe to my YouTube channel and don't forget to press the notification bell so you are always updated on my videos. Thanks.